Welcome back mga boss. May repair na naman tayo. Sony. Ang sabi ng customer, protect. Tingnan natin. Yan. Nag-on na siya. Kita ba? Una siya. I-on natin. Yun. Sabi niya, check manual protect 3. Ibig sabihin, may problema to sa amp. So, bubuksan ko na lang to mga boss. Bali boss, ito yung kanyang loob. Tingnan natin, mag voltage reading tayo. Saksak ko na. Tingnan natin kung meron siyang voltage dito. Yun, wala siyang voltage. Wala, ibig sabihin, walang supply yung amp. Ay, meron, mababa lang. 7.8. Dapat mga nasa 30 or 50 plus ito. Mababa lang. Push power protect. Ibig sabihin may problema ito sa power. Ano siya? Protect. Wala oh. Bumaba pa lalo. 6.6. Hindi naman bloated ang kanyang capacitor. Yan nga natin. Wala man siyang bloated. Walang sunog. Sige mga boss, voltage reading tayo sa power supply, tatanggalin ko. Bali, mga boss, ito na yung kanyang power supply. I-check na natin yung voltage nya. Tingnan natin muna ang primary dito sa filter capacitor kung ilang voltahe niya. Yun, ibig sabihin meron siyang input voltage. Secondary tayo sa ground. Wala talagang reading siya boss. Wala talaga. Wala. Pero sa kanyang standby, meron yan sigurado. Tingnan natin ang standby niya. Nasaan ba yung standby niya? Ito. Ayun.
Meron siya, 17. Ang taas naman, siya dito standby. Hanapin natin. 17. Wala. Wala. Yun, 58 meron. Kumini yung iba. Wala. So, subukan natin soldahin to mga boss. Ito, switching ito eh. Ito yung trigger ng on and off para sa main power ng amp. Subukan ko soldahin niya mga boss. Galing ko muna. Mga boss, ang tip ko sa inyo, lalo na sa mga baguhan, no? Always natin i-discharge ang capacitor na to, no? Kasi masakit yan, may voltahe pa yan kahit nakatanggal na sa outlet. May charge pa yan. Ayan o. Meron pa siyang charge. Masakit yan mga boss. Ang paggamit natin pang discharge is yung panghinang. Ito, plug ng panghinang. Ayan. Para higupin niya yung natitirang butahin niya sa kapasitor. Kasi pag naghinang tayo rito at hindi natin to discharge, pwede tayong makasiraan ng parts. Masira natin yung parts kasi may voltahe pa siya. Yun lang mga tips ko sa inyo mga boss. Sana mabigyan nyo rin ako ng tips. So wala na siyang charge mga boss. So pwede na natin itong soldahin. Dito tayo sa secondary kung meron ba. Meron pa. Ito. Itong capacitor. Discharge natin yan. Check natin ulit kung meron siya o charge pa. So wala na. Proceed na tayo sa solda. Unahin natin solda itong area na to. Ito, soldahin natin yan. Lalo itong mga jumper na to, minsan naglo-lose contact to eh. Nga pala mga boss no, kung meron tayong aayusin, meron tayong re-referen,
Doon muna tayo sa basic. Tulad nito, try lang natin muna solda. Kasi walang trigger eh, meron lang siyang masabi kong stumble voltage 17 volts. Kaya yung 17 volts kasi meron siyang mga regulator doon para ipaababa niya pang voltage para sa mga microcontroller niya. So, nandito yung kanyang trigger. Ito yung kanyang trigger. Kung mapapansin nyo, yan yung kanyang trigger, no? Para mag-on yung main power supply. Yung pinaka-main supply ng amp. Bali yung amp niya nag-i-standby. Sundan lang natin. Ito yung trigger niya. Tapos, soldan na rin natin itong optocoupler. Minsan, lumulus contact to eh. Soldan na natin tatlo. Kasama na dito yung standby. So ayan mga boss, nasolda na natin. Tignan natin kung meron tayong bridge. Hindi tulay ah. Bridge solder ang tawag. Ibig sabihin tumalon sa kabila. Tubulay sa kabila. Yan. O nga pala mga bossing no, just always humble lang po tayo no, para lagi tayo may blessing, lagi tayo may repair, at bigyan tayo ni God ng magandang kaisipan. I-guide niya tayo ni God sa magandang pag-iisip. Wala na siyang bridge, okay na. Wala na siyang tulay na solda. Tingnan natin itong past recovery diet. Baka leak or shorted. Check na lang din natin. So, ang dito transistor mga boss. Diode dito. Bali, kung mapapasin nyo sa linya. Ayan. Itong dalawa magkasama yan. Short bali yung reading dyan. Kasi ito yung positive. Ito yung negative. Bali, dalawang diode yan. Schottky diode. Yan. Past recovery. So, shorty dyan. Yan o. Okay. Yan. Pero pagdating dito, wala. Ito yung reverse forward test. Yan ang forward test. Mababa ang kanyang resistance. Sa reverse, ang nare-reading niya lang dyan is capacitor, pero mawawala ng resistance. Katulad niya, nawala. Ibig sabihin, may charge lang yung capacitor. Ganon din dito. Forward, reverse, ito magkakonik yan dalawang to. Kaya shorted ang reading dyan. Ayan. Dapat ito, hindi to shorted yung gitna. Dapat hindi shorted ito. Between dito sa ano niya. Hindi shorted dapat yan. Sigurado wala tayong problema sa MOSFET.
Wala tayong problema dyan. Kasi may power eh. Push power putik lang siya. Sige, subukan natin ikabit sa unit. Isa na lang din natin to mga boss. Matanggal lang ang tumi. Grabe mga boss, ang hirap kumita ng pera, no? Kailangan galingan natin at maging mabait tayo sa customer para maganda ang feedback natin sa mga top susunod nilang tatawaging customer na magpapaayos sa atin. Huwag tayong magloko mga boss. Mahirap naman loko. Baka sigad ang lungloko sa atin. Patay tayo dyan. Okay, subukan natin. Kung ano yung problema mga boss na nakita natin sa unit nila, sabihin natin yung totoo. Huwag tayo mag-invento kung ano-ano. Kung hinang lang, hinang lang. So tingnan na natin mga boss. So ito yung kanina, no. Tingnan natin kung may reading shot ito. Mahirap makita sa camera. Ayun, mga boss. Standby pa lang siya pero 58 volts na. Dapat ganito. Kasi kailangan ng malaking voltayang amp niya para ma-drive yung speaker. Ayan, 58. Lahat 58 na. Sunod. Ayun, 58 na. Sana, hindi na to mag-push power protect. Akala ko kanina may mismong amp. Kasi minsan, shorted yung audio IC. Kaya, lumubog na. Kaya wala tayong makuha ng reading. O yun, 58 na mga boss. Okay na talaga. I-on natin, try natin. Pera-pera na to boss. Solda lang. Hinang lang. Tingnan natin. On. Please wait. Hindi na nga siya nagpo-protect mga boss, pero please wait.
Ang tagal ng response ng kanyang player, ah. Subukan natin sa ibang function. Yun, nag-function yung Bluetooth. Hindi na siya nagpo-protect, mga boss. Ibig sabihin, okay na siya. Mamalaman ko mamaya kung lagyan ko siya ng speaker. Kasi, minsan may mga push protect na lalabas lang ang protect pag nilagyan mo ng speaker. Ito, hindi. Protect agad. So, ibig sabihin, okay na to. Oh, okay na talaga siya. Ang problema lang, hindi nag... Ang tagal ng please wait ng... sa player niya. Reading. Personal ko yung player nito. I-open ko nga. Open. Walang response, mga boss. Mukhang may problema pa yata to sa player. Lagyan ko ng USB. Tingnan na natin. USB. So, USB, no? Please wait, USB nyo. USB. Please wait. Lagyan ko USB, ha. May music ako dito, mga boss. Please wait pa rin. Ah, malamang may problema to sa player, mga boss. Tingnan natin kung may supply ang player nito. Mapapalaban tayo nito, boss. Check natin kung may supply siyang 9 volts at saka 5 volts. Wala. Prom tayo, mga boss. Firmware, subukan natin. Kasi mayroon akong copy ng firmware nito. Eh. Baka firmware lang to. Sweet pa rin, no? Dapat mag-notice siya. Tingin ko muna. Bali, okay na siya. Hindi na siya post power protect. Ang problema lang, hindi functional yung player niya. Sa mga ganito, lalo na sa mga baguhan, mag-ingat tayo dito sa flex wire o ribbon wire na tinatawag. Dahan-dahan lang natin siyang bunutin. Itong flex wire na ito, sigurado sa lens ito.
check natin yung kanyang mismo player, umisupply. Tingnan natin uli. 58 58 58. I-on ko lang. Sweet talaga. Tingnan natin. So ito yung player niya. Ito, isa rito may supply dapat to. Ayun, meron siyang supply mga boss, 3.4 meron siya natin dito, 5 volts meron mga boss. Sigurado boss, okay to ano niya, supply niya sa player. Tingnan natin nga itong EEPROM niya, kung may supply ba, dapat meron tong, kung hindi 3.3 2.2, hanapin natin kung saan. Ayun, meron mga boss. Meron. Pero wala siyang ano. Check ko to mga boss, kung ano nangyari sa program nito. Kasi bias to eh. Basic input, basic output. Bali, baka walang command para sa player. Tingnan natin ito. Gagamit tayo ng hot air boss, mga boss, para tanggalin natin to. Nga pala mga bossing, no? Lagi natin titignan bago tayo magtanggal ng mga ganitong IC. Dapat titignan nyo yung circle or circle. Sabihin yan yung pin 1. Tatandaan nyo yan na dito yung pin 1. Baka mabaliktad natin pagbalik. Patay tayo dyan. Masisira ito. Ito yung bilog. Sampo lang.
Yan mga bossing. Ito. Ito, ayan. Pin 1. Ha? Ayan. Ang IC na yan is programmable. Ibig sabihin, nai-erase, nakakopy. Ang brand ng IC na to, Winband 25Q32. Tanggalin pala natin ang power cable, mga boss. Kamadisgrasya. Kasi may charge pa yung mga capacitor nito. Ingat tayo mga bossing. Inisan lang natin yung board. Thank you.
Bali mga boss, itong IC na to is ito yung kanyang BIOS para sa player. So suspect ko corrupted to or sira yung IC. I-check na lang natin sa computer ko sa programmable. Meron akong programmer para malaman natin yan. Gagamit tayo ng SOP8 na IC socket para dito. Ito mga boss. Tapos ito yung programmer. Yan. Ipapasok lang natin itong IC na to. Dito. Dibali, ito yung corresponding pin 1. Yan, pasok natin siya dito. Yan. So, ayan. Flip na siya. So, ayan. May kakabit natin siya dito. Dito sa programmer. Kung mapapansin nyo, ito yung pin 1, no? So, ito yung indication ng arrow niya. So, dito yan. Ito. Dito mo ilalagay yan. Dito mo. Yan. Tapos, ilock lang natin. Kakabit natin ngayon to. Dito sa computer ko. Ayan. Nag-ready na ako ng computer just in case. Ayan. Ito mga boss. Connect natin siya. So, na-detect na siya. Ngayon, para makita niyo yung progress ng programmer, no? Yan. Open tayo ng software pang program. Sa kaso ko, ito Mini Pro. Yan. So, ang code ng IC ay select ito, no? Ito, code ng IC, no? Yan. So, hanapin natin yung WinBand na brand. WinBand Brand. Ito, WinBand. Tapos, ang code ng IC is 25Q32. Ibig sabihin, 25 erasable, 32 bit. So, ito. Ang pipiliin natin, ito. Itong pipiliin natin. 25Q32 SOIC. Kasi yan yung kanyang package. Yung maliit na version. Yan. So, information. Click natin information, no? Ayan. So, ay, hindi ito. Mali pala. 16 pin. Mali. Saan na ba yun? Ito. Saan na yun? Ito pala. Ayan. 8 pin. 25Q32 SOIC8. Select. Ayan. Tingnan natin ulit sa information. Ayan. Ito. Kung makikita mo, ito yung IC na yun. Ibig sabihin niya yung arrangement niya. Ngayon, i-read natin siya kung meron siyang program. I-click natin itong R, read. So, read. Dapat, itong kanyang mga buffer, may laman nito pag natapos siyang i-read yan. Wala. Hitayin lang natin.
So nakikita niyo yung programmer, umiilaw yung yellow na ilaw. Ibig sabihin, running, nagpo-program siya. Yung pula power. Tingnan niyo mabuti ito. Pag uminto na siya sa reading, mawawala yung yellow light. Yan. So nawala na. Nakita niyo? So okay siya. Ang sabi rito, read successful. So ibig sabihin, okay yung IC. Wala siya nakitang error. So ibig sabihin, okay siya. Kaso walang laman. Dapat may laman to. Iris nga natin. Kasi pag hindi natin to na-iris, may problema yung IC. Isa din yung sa method ng technique na para malaman natin kung okay ba tong EEPROM na to. So, tingnan natin kung mag-error. Sa erasing ba? Wala. Wala din. So, ibig sabihin, nakurap ang program niya. So, meron akong program nito. Na may dati ako inayos kasi nito, mga boss. Nung hindi pa ako nagpa-vlog. Kinopy ko yung software niya. Kasi pag ako kasi nagre-repair, kahit flat screen, kinakopy ko yung software kahit hindi sira yung software. Para just in case sa same problem na unit, same model, at tapos may problem na ganun na sa program, may makukuha ako. Tips lang yun mga guys. Bali ito. Ito yung model ng kanyang Sony. HCDM-0D. Hanapin ko yan. Dito sa library ng aking computer. Back. So ito. Component audio system. Dito ako nagsisave. Ayan, Sony. Ito. So, ito. Yung model nya to. Ito. Ayan. Kung makikita nya. Ito. Ito yun. Okay. Yun. Yan yung laman nya. Dapat ni ganito. Ngayon, ang gagawin natin, subukan natin i-program. Sana hindi mag-error. Program. Hintay pa mga boss, hintayin lang natin. Sabi rito sa computer, so sa program, programming successful. So ibig sabihin okay na siya. Ang gagawin lang natin, click lang natin tong cancel kasi finish na siya eh. Hindi wala na siyang activity. Wag natin mga boss, tips ko lang ha. Wag natin bubunutin yung USB habang nagpo-program kasi masisira yung programmer at saka yung mismong pwede rin possible masira ang laptop. So, ito na siya, no? Ayan. Ayan. Kakabit mo na siya sa unit.
Mga pala, no? Ulitin ko, bossing, ha? Mga bossing. Yung pin 1 ito. Yan, lagi natin tatandaan yan pag nagtanggal tayo. Check natin mga bossing kung merong dikit na hina, shoulder jump ba? Inisa na lang natin mga boss. Mga boss, nandahan din natin ibabalik tong ribbon wire at titingnan din natin, tatandaan natin kung paano natin tinanggal para alam natin kung anong direksyon ng ribbon wire para hindi natin mabaliktad.
testing natin yung mabusing. Ay, gumutan ko na naman yung cable. Sana okay na. On. Please wait. Yun, okay na mga boss. Okay na, no? Diba? Ibig sabihin, okay na. Open natin. Open. Yun, okay na. Magana na siya mga bossing. Sigurado okay na rin siya sa player. Sa USB. Subukan natin sa USB. USB. Bali, ang naging problema niya, corrupted yung EEPROM niya o yung firmware IC na tinatawag. Sigurado natin ha. So, yan. Nag-reading na siya, bossing. Ayun, nag-reading na nga siya. So, ayun na. Okay na mga bossing. Subukan natin. Lagyan ko yung speaker to. Bali, ito speaker niya mga boss. Tigog na siya mga bossing. Tumunog na siya. Mga boss, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video ko. Please like and subscribe. Support niyo ang aking channel mga boss. Please.